don't mind doing that. Kapag daw Janssen ang tinurok sa'yo the first time, kasi diba first dose lang yan, then mag-booster ka, it should susunod, be Janssen pa din. But if it's AstraZeneca, meron kang option to get Astra also or Pfizer. Pwede yan, pwede yan. Pero kasi ang ano na, ang maganda rin naman ang iisipin mo, when you get an attenuated like Sinovac Pharma, then you go up the level. Yes. Pag sino lahat pwede. Pwede na. Pero pwede rin bang mag-booster ka ng same ng sino lang? Oh, yun na nga. Yun na nga. Pero ang ano natin para kasi Angel eh, di ba gusto natin mas mataas ang efficacy? Kailan we're talking about efficacy eh. Kailan level up? Oo. Bakit ang ano, bakit yung nabanggit mo kanina, AstraZeneca, Pfizer, yun, wala na siya. Unless na Pfizer ka na, ang taas na ng efficacy, bababa ka ng Sinovac. I'm not saying Sinovac is not a, ano, a good booster. But you want the efficacy to level up or to maintain. So bakit magpa-Pfizer daw, Sinovac ka? So parang bumaba ka, nag-downgrade ka. Again, I'm saying na okay ang Sinovac. We're talking about efficacy dito. Disclaimer ko. Lahat yan okay. What we're saying is ano, the battle of efficacy right now when you're talking about booster. Of course, I like because I was protected with an attenuated vaccine which is a Sinovac, Sinopharm. But I want a booster that will increase my efficacy. So can I have a choice of Pfizer, Moderna, wherein there is a similar production, or AstraZeneca? Yes, for me, yes. Mm. Why not? Oh. By all means. So parang ethical na rin din mamili ngayon ng gusto mong booster because mas marami na yung supply, no? As compared before na sinasabi nila, every day, huwag ka mamili and lahat naman yan effective contra COVID-19. Pero from the yung great band, efficacy na lang yung pag-uusapan na lang, sa boosting. Pero from the great band, maganda ang combination ng Sinovac going to Pfizer and Moderna. Yes. Yun nga yung ano nila recommendation. Parang cheese. Hindi natin kailangan ng Sinovac. Kasi yun na yung medyo mababa talaga yung efficacy. So kung ikaw ay hindi natin i-recommend na kung Sinovac ang bakuna sa iyo, sana mas mataas. O so yung mas mataas, huwag ka naman bumaba. So you don't need anymore Sinovac. Ang inaano mo kasi bet punto mo kasi parang so the government should not be getting more of the Sinovac. Pero pwede yon. Parang akin kasi sa kanila yon. Pero sa akin kasi siguro if personal they want choice to still get, if they still have to want to still get, yung mga hindi pa na vaccinated. They can use it that and other kasi hindi pa benefit naman tayo, di ba? Pwede pa rin ma-benefit yung mga kasi marami pa rin naman ilang sub ano percentage pa ng ating ano community, di ba? Beth, hindi pa na. Yes. So they can still use that. This is discussion on the forefront na with regards to boosters. Kasi yung if ever there would be a supply, there is a sufficient supply pa ng Sinovac, pwede pa rin gamitin sa lahat yan o yung mga hindi pa nababakunahan. Ha? Mm-hmm. Klaro tayo. Kasi marami pa naman hindi na ano, lalo na tsaka dito parang yung recommendation nila, Doc, sa mga may edad na talaga would be Sinovac lang muna because of the yung response ng katawan. Pero may mga edad din ba, Doc? Ano ko, in-laws ko. Oo, pero yung sa mga, like, makita mo sa mga local government, meron silang pastil dun eh, advisable. Pero not encouraging. But not mandatory, gano'n. Yes, oo. Pero any kasi vaccine pa din. Ang ano nila kasi, Angel, kasi if you get the first and second dose yan, you are already a one person contributing to herd immunity already. Yes. So your booster is already for you to choose. Iyon ang choose. Ang ano lang ng gobyerno, Beth, is like, ma first and second dose ka o ma first dose ka ng Janssen, that's it. Kasi pag nakuha na nila yung stats niyan, census niyan, that can get you 70% or as high as 80% to give you a herd immunity. The booster is for you.
Mm-mm. Ikaw na bahala. Kasi pag nakuha mo na yung dalawang dose, already yung transmissibility mo at least protected ka na. Takot na ang virus niyan eh. You get what I mean? No way. Oh. May katanungan si Dudong. What happens daw kapag ano, alam mo naman, gusto niya may contribution siya. Ano daw ang mangyayari kapag naging konserbatibo yung isang tao, naging ano, na-complete niya yung first and second dose. Ano? Tapos bigla nagkaroon ng mga, sabihin na natin mga hesitation, mga ganyan-ganyan. What happens daw, what could possibly, the worst that could happen kung hindi nagpa-booster ang isang tao? Okay. So, pag hindi ka nagpa-booster, kasi meron ka ng initial, di ba? So, you're still protected. But up to what point can your immune system withstand the variants coming in a different variety of subset? Yan ang tanong natin, di ba? Hindi ko sinasabi na yung initial mo hindi ka protected. Pero yung mga ibang variants na dadating ko niya, may plus, plus, plus pa. Alam mo, dami nilang plus, plus, plus. Oo. Kaya ng katawan mo. So ngayon, ang gagawin mo, Erica, kung ayaw mo magpa-booster, pananatiliin mong okay yung malakas katawan ka. Mo at malakas ka. And that is your soul protection. Now, if you want to have booster in the future, wherein I think that there would be a recombination pa or probably you'll get mixture of all that they have done, that would be better. That will be better. Yes. Ngayon, kung hesitant ka, given the fact that you had already two doses, okay na yon sa akin. Ha? Now, booster is an option. Booster is a individual decision if you want to. Mm-hmm. Like, kung ikaw ay lalabas, kung ikaw ay tatingin mo ang profession mo, makakahalubilo ka na maraming tao, then you have to. Kagaya namin, we have to have boosters, yes. No? Oo, preferably ako, tatanungin mo. Preferably if you want, Doc, tatanungin mo, Angel Beth, anong booster mo, ano? Kasi mRNA after Sinovac, no? I will go for mRNA. NA. Any brand, pero it's good that you mentioned earlier, Doc, na sabi mo na kahit nakapagbabakuna ka na ng first and second dose, maigi yun because you are contributing right away doon sa achieving herd immunity of the population, greater population. So, the more na may mga unvaccinated people, Doc Joseph, is more likely we will develop more variants, right? Or if by chance, Angel, yung dinapuan ng variant na yon pumunta sa unvaccinated at mahina ang immune system, mag-mutate siya. Yun ang problema. Oh. Kaya, major takeaway mo sa ating mga kababayan before we move forward to okay. Control them. Ang ayaw ko naman sabihin doon sa hindi pa nagpapavaccine na there are our fault kasi that is the principle. Ang akin lang kasi, kung hindi pa kayo vaccinated at gustong-gusto nyo lang mabas, try to protect yourself in order, alam mo na yun, mag-mask, mag-face, yun na lang, magiging ano ka. Siyempre, yung iba, konti-konti tinatanggal na pag sa labas, di ba? Sa labas, wala nang face shield, mask na lang, di ba? Kasi that's ano, ikaw, mag-face shield ka na lang kasi alam mo, mas hindi ka protektado kaysa kanila. Oh, diba? Tama, Beth? You're not protected as much as them. So, wag kang magigalik dyan para kang nawala na lang sa hawla, diba? Then, the virus tends to lurk around. Ay, ito may edad. May potential. Oy. May potential. Mababa. Dadapo. Once it dapo, mahalitates. Maglilisin. Tipunin to. Tipunin ito. Oh, dere-derecho na yan. Oh. And when you pick it up, tumakas ang pitch eh, no? When you pick it up, makikita mo ibang variant na siya. Angel, ibang variant. Because why? Iisipin mo, bakit ganun? Kasi wala naman. Kasi the environment changes already. So you get a subclinical type of the variant. O sino already. Ang gusto mong palakasin? Yung virus o ikaw? Siyempre, doon tayo sa buong. Oh. Diba? Ganun lang yan. Wala naman tayong inaano, but they have to protect themselves. Yun lang. Kasi totoo. ang tago, wala naman tayong pilitan. So ngayon, wala rin kayong inggitan, no? Kung how you will, kasi paglabas ng mga vaccinated, di ba,
ngayon marami ng previous ang vaccinated, 'di ba? Medyo yes. Ano. Tapos hindi kayo pa sa mga mall, oh, diba? Nagulat ako last time bumili ako ng ano, something. Eh, may discount ka. Ay, ganun pala. Ay, ko okay. Okay, fine. Sabi ko ganun. So, yun. Okay. Question. Ayun. Ay, ano na daw tayo, Dok, eh. I-consulta na tayo. But thank you so much. Marami tayong natutunan. Oh, ang aking kasi lang, okay. Booster doses are good. Okay? This is to increase your propensity and improve your antibody to fight the variants. We're talking about variants, okay? Now, when you choose the combination, this is me saying that you get something that will increase the efficacy. Alam mo, hindi yung pababa. Hindi ko sinabi yung isa mababa. Kasi iba, isa kasi mas mababa ang efficacy niya, di ba? So you get something that will push it up. Mo. Iaangat mo pa further. Upgrade ka. Efficacy, di ba? Tama ba? Upgrade. Kung mo ka ng iPhone na ano, tapos bumaba ka pa, hindi, napaakyat ka na. Ganun yun. No? Para maging superwoman. Level up. Superman. Oh yes. You call that level up. Level up. Upgrade. Level up your vaccine. I think this has to be explained para those who are choosing ano. Yes. Will not look into the advantage of the brand. Kasi dati, di ba, Beth, pag hindi natin ina-explain dito, nakatutok sa brand. Oo. Ang galing ba lang ako? Oo, you look at the efficacy para sa sarili mo rin. No?